Hi guys, welcome to my channel and welcome to my new video. So since 2 years akong hindi nakapag-vlog at hindi nakapagbigay sa inyo ng ipon tips, naisip kong gumawa ng bagong segment para sa aking channel at ito ang ipon serye. Okay, so sa video na ito meron akong 5 tips kung ano yung ginagawa ko na bago kong strategy sa pag-iipon ngayong may bago na akong trabaho. So, previously, ilalagay ko dyan yung link ng 2 kong ipon challenges or ipon videos dyan sa baba. Wherein, nung time na yon ang sinasahod ko ay 150 to 200 pesos per day at kung ano yung ginagawa ko para makapag-ipon. So, ngayon, connected na ako sa government. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, pero alam ko may hint kayo kung saang agency ako ng gobyerno nagtatrabaho. So, ayan. Umpisahan na natin sa number 1 kong tips. Okay. Number 1 tips, make a list of your expenses sa susunod mong salary. Ako, ginagamit ko na listahan or sulatan yung mga resibo. Diba, karaniwan sa atin kapag nag-withdraw ng pera or nagbabalance, nag-check sa ATM, iniiwanan na yung kanilang resibo. Pero alam nyo, very important na kunin mo yung resibo kasi namomonitor mo yung pera mo. Lalo na ako, wala ako yung i-access na ginagamit ng ibang merong mga land bank accounts. Ako, dun ako nagbe-base sa aking resibo. Tapos, kinikip ko siya until sa susunod na sahod. Tapos, ginagamit ko yung resibo na yun, doon ako nagsusulat. Halimbawa, 1 week before ng sahod ko, magsusulat na ako. Kung ilan yung nare-receive ko ng sahod nung buwan na yun, or sa isang buwan, and then, ibabawas mo na yung isi-save mo sa iba mong account, sa savings account. Kasi ako, I have 4 savings accounts na separated kung para saan siya nakalaan. So, minaminus ko na yun para ako din mismo, maiwasan mo na, or ako, or kahit sino man na, kung gusto nyong itry itong tip na ito, ay maiwasan mo na mag-impulsive buying, or mag-online ka ng mag-online, or mag-isip ka ng kung ano pang wala naman sa budget. So, ayun. Gamitin mo yung resibo na yun, or kahit anong scratch paper, tapos magsulat ka na kung ano yung paggagamitan mo ng pera na darating sa'yo para sa buong buwan na yun. Okay? So, yun ang aking tip number 1. Always save for your goals. Ako, meron akong accounts para sa aking future travels. Tapos, yung pangarap ko na university na pag-i-enrollan ko, meron akong account na para lang sa kanya. Kasi, dati, yung last year nga, nagganda utang-utang ako kasi with my salary na 150 a day or 200 a day, tapos nagma-masters ka pa, sobrang kulang talaga, as in, buti na lang, pasalamat ako na nakakahiram ako sa mama ko. So, sabi ko, next time na mag-aaral ulit ako, tapos dun sa school na gusto ko na, hindi na ako sisiguraduhin ko na hindi na ako manghihiram ng pera. So, habang ngayon na hindi pa ako nag-aaral doon sa school na gusto kong enrollan, nagsisave ako ng nagsisave. So, ang ginagawa ko, dun sa 4 accounts ko, sa savings account ko, naglalagay ako ng 52,000 per month. So, imaginein mo na meron akong 20,000 monthly minus 8,000 agad. So, ang 8,000 na yun, i-imaginein ko na nawala na akong pera. Kung halimbawa, na nakapag-grocery na ako ng kailangan ko for the month, tapos meron pa akong natitirang 9,000, iisipin ko, 1,000 na lang. Hindi pwedeng, ay sige, may 8,000 pa naman ako. Hindi pwede. Dapat invisible na siya sa paningin mo. Kasi kung hindi, ikaw mismo matutukso ka, lalo na kung sa kang marupok dyan, sa pagdating sa mga gastusin, tapos sa mga wants, sa mga online-online na yan. So ayun, matutukso ka nga na galawin yung pera mo. So, always save for your goals. Kahit wala pang travel sa isip mo, wala ka pang place or location na gustong puntahan, mag-save ka na ng mag-save. Para in case man na may maisip ka ng lugar na gusto mong puntahan, at least meron ka ng ipon na pera. Okay? So, let's proceed to our number 3. So, number 3 tips is try to make your money grow. So, hindi lang dapat tayo nakaasa sa iisang source ng income. So, ako hanggang ngayon nag-iisip ako ng kung ano pa yung pwede kong mapaggamitan ng pera ko na pwede siyang mag-grow. Kasi, though, oo nga, business, pero syempre iisipin mo yung lugar kung saan ka. Ako, nasa probinsya ako, sa isang maliit na barangay lang.
So, hindi ganun kadali na mag-isip ng business. So far, ang meron ako ngayon ay ang aking mga retailer sims sa Globe at sa Smart na talagang napapakinabangan ko siya. Una, meron akong friend. Ito yung ginamit ko na to na tips na dati sa aking video na may friend ako na nagpapa-load sa akin tapos iniipon namin. Halimbawa, 5,000 tapos pag kailangan ko na, hihingin ko na sa kanya. So hanggang hindi ko pa naman kailangan, dun lang sa kanya. Pero sabi ko nga sa dati kong video, make sure na yung tao na yun ay may kakayahang magbayad. Or kaya niya, kapag humingi ka na ng pera sa kanya, eh kaya niya nang magbayad. Kasi hindi lahat ng kaibigan babayaran ka kapag hiniraman ka. Okay? So, yun. Make your money grow. Ang ginagawa ko, nagbabawas ako ng 2,000 sa aking sahod. Tapos, iluload ko siya sa Smart, 1,000 sa Smart at 1,000 sa Globe. Siyempre, naro-rolling siya. At yun na yung parang sinisave ko na aking weekly allowance. So, kapag, halimbawa, yung 100 mo, sisingilin mo sila ng 102. Yung ibang tindahan nga, 105. Ako, 102 lang kasi nasa 95 pesos lang naman something yung binabawas. Dun pa lang sa 100, may 5 pesos ka na. Tapos, pag sinigil mo pa sila ng additional 2 pesos na charge, di na dadagdagan. Tapos, ayun, imbis na stick ka lang dun sa 1,000, imbis na 1,000 lang yung pera mo, nadadagdagan ka ng barya-barya. At alam nyo naman kung gaano ka-importante ang barya, base nga doon sa aking unang video. Maging barya manin tayo paminsan-minsan. Okay, so yun na. Try to make your money grow. And for our number 4 tips, try not to think of your money once you deposited it in the bank. So yun nga yung ginagawa ko. Mayroon akong sa isang buwan, halimbawa after ng salary, tapos Saturday niyan, i-schedule ko yung day na yon para sa aking bank schedule. So, daladala ko na yung aking 8,000, i-deposit ko yan dun sa apat na magkakaibang accounts. Sa travel, sa ano ko, dun sa isang account ko para sa insurance, and then yung isa naman ay dun sa future na na school, sa future na university na gusto kong enrollan, at yung isa naman ay for emergency purposes. So yung 4 na yon, 2, 4, 6, 8, hindi na ako mag-iisip na may 8,000 pa ako sa banko. So yun ang ginagawa ko for almost siguro mga 8 months na mula nang sumahod ako sa bago kong trabaho ngayon, yun na yung ginagawa ko na pagsisave or yung pagbabudget ko. So, sana makatulong sa inyo yung mga tips na yun. And hindi pa tayo tapos. Mayroon pa tayong last video. Tip number 5, our last tip for this video, categorize your wants and needs. Iba't iba yung mga wants and needs natin for the month. Needs. Diyan tayo minsan nagkakatalo kapag budgeting na yung pinag-uusapan. Ako, nung nakapasok ako sa trabaho, sabi ko gusto ko ng iPhone kasi kapag may okasyon, tapos magpapapicture sa'yo yung mga co-pictures mo, tapos iaabot sa'yo yung iPhone, nakakabobo, parang hindi mo alam kung paano gamitin. Sabi ko, next time, pag may trabaho na ako, magsisave talaga ako para sa iPhone. Tapos naiisip ko, mas pinaprioritize ko kasi yung sa bank. Tapos, alam niyo yung ginagamit kong cellphone ngayon, dun sa 2 years ago ng mga videos ko, eto pa rin siya ngayon. Hindi pa rin ako bumibili ng iPhone kasi parang nakakahiya naman ka ako na maggagawa ako ng mga videos, mga money hacks, or pag-iipon, pagsisave, tapos ako mismo, hindi ko ma-apply sa sarili ko. So, iniisip ko, need ko na ba talaga? Though may mga okasyon sa school, kapag magpapapicture, tapos naghahang yung phone, nahihiya talaga. Kung naghahang na yung phone, nakakahiya. Tapos, iniisip ko, need ko na talaga. Pero sabi ko, nagagamit ko pa naman siya. So, pag talagang hindi na ako makapag-send ng message, or makapag-picture, so far okay naman siya. Ginagamit ko pa rin naman siya. So, hindi pa rin ako nakakapag-purchase ng iPhone ko. Minsan, nararamdaman ko din yung inggit kasi may mga kawork ako, tapos yung may naka-iPhone 8. So, sabi ko, alo, buti pa sila may iPhone. Tapos ngayong may iPhone 11, parang tapos nakita ko sila nag-upgrade. Sabi ko, ano ba yun? Hindi pa nga ako nagka-iPhone 8 or kahit iPhone 7. Tapos meron na silang iPhone 11. Parang nakaka-inggit lang. Pero iniisip ko naman kasi, magiging masaya ba ako kapag meron na akong iPhone? Kasi sa experience ko, minsan, lalo rin ba mga products, nakita ko siya sa YouTube.
na napaka-effective. Tapos, within just one week, ganito na po, parang gaganda na ba ako. Tapos, pag binili mo siya, hindi siya ganun sa'yo mag-i-effect. So, parang hindi ka masaya. Tapos, nag-ipon ka, binawasan mo yung sahod mo or yung ipon mo para sa product. Tapos, hindi ka naman totally naging masaya. So, iniisip ko yon na kapag ba ako nag-purchase ng iPhone, masasabi ko na bang sobrang saya ko na. So, since hindi ko pa naman siya na-feel na ganun talaga yung impact sa akin. So, sige, tsaga-tsaga na muna na hindi ako nag-purchase ng iPhone. So, ayun, ika-categorize mo ang iyong mga wants and needs. Ano ba yung mga needs? Yung mga basic needs. Araw-araw mo kinagamit, shampoo, lotion, ganyan. Tapos, bibili ka na ng napkin, ng panty liner, feminine wash, toothpaste, ganyan. Yan yung mga needs mo. Pero yung mga pagbibili mo ng damit online, siguro nasa wants na rin siya. So ako, ginagawa ko to, paulit-ulit yung damit ko. Kasi, di ba sa work ko, wala kaming uniform pag Biyernes. So wash day. Minsan, nahihiya din ako kasi sinuot mo to nung isang week. Last week sinuot mo to. Tapos, mag-skip ka ng isang week. Tapos next week susuotin mo. Parang naaalala nila tong damit ko na to. Pero iniisip ko, hindi naman siya punit. Wala naman siyang mancha. So siguro okay lang naman na ulitin mo siya. And minsan, nakakapanood ako ng mga videos ng mga mayayaman na tao. Hindi sila, yung parang minimalist, hindi sila paulit, parang paulit-ulit lang yung damit nila at hindi sila yung bili ng bili. Tapos yung parang yung ang nakakatulong sa kanila, yung parang yung nakakatulong sa kanila na mas makaipon sila. Naisip ko din yun kasi may mga ka-work ako, every week, iba yung shoes, iba yung pants, iba yung mga blouses nila. Kasi pag babae ka noon, pag yung mga damit mo natatandaan ng mga tao talaga. Lalo na pag sa harap ka ng estudyante mo, kitang-kita nila. Kasi ang dami nang nakatingin sa'yo, tapos nasa gitna ka lagi. So, matatandaan talaga nila yung damit mo. Pero ako okay lang, as long as malinis naman, tapos nilalaban mo. Naglalaba ka naman, syempre. So, yun ang aking limang tips sa aking pagbabudget. So, iba-iba tayo, disclaimer lang to, iba-iba tayo ng pinagkakagastusan. Meron dito, may mga pinapaaral. Oo, dalaga ka nga, pero may pinapaaral ka. Or ikaw yung nagbabayad ng mga bills sa bahay ninyo. Pero sana dun sa limang tips na nabigay ko, meron kayong makuha kahit isa na i-apply ninyo sa inyong sarili. And lalo na yung mga ano, alam ko, may magko-comment na iba naman kasi tayo ng ano, kasi nasa probinsya ka, kami nasa Manila, ganyan. So, sana meron kayong makuha dun sa limang tips ko na makatulong sa inyo sa inyong pagbabudget. Hanggang sa muli sa ating Ipon serye, maraming salamat!